Pag NPA, don't forget, pag rebelde ang pinag-usapan, it is a continuing crime. We say continuing crime, kahit walang warrant of arrest, pwedeng hulihin sila on the ground na gumagawa sila ng rebellion. Caught in the act. Kahit wala silang ginagawa, natulog sila, nagtutbrush sila, kumakain sila sa restaurant, as long as they are part of the armed group that taking arm against the government to overthrow the government, pwede silang hulihin kahit walang warrant of arrest. Ang tanong natin ngayon, Kuya Mark, by the way, ang topic pala natin ay tungkol sa rebellion at coup d'etat. Yes, oh, okay, yeah, very interesting topic sa yung mga nagrebelde diyan. Ano yung pagiging rebelde? Mga batang nagrerebelde. Pag hindi yung mga batang nagrebelde, yung mga nagrebelde sa gobyerno. Yes. And of course, ano yung pagkakaiba ng rebellion sa coup d'etat? Yes. Kasi dami nating pinagsasabi, dami in history of the Philippines, palagi nating narinig. Ano yung coup d'etat? By the way, spelling na coup d'etat, sorry, coup d'etat, but it's not coup d'etat. Coup d'etat, kasi it's a French word. French word yan, but of course, in how to pronounce it, ang tawag doon, coup d'etat. Pero paano po ba kinokommit ang crime of rebellion? Yung rebellion, okay, pagrebelde. Pagrebelde is actually a crime. Nakasaad po yan sa ating revised penal code, yung pagrebelde, or rebellion in English. Ano yung rebellion? Rising publicly or taking arm against the government. Mm-hmm. Against the government, gumagawa ka ng isang bagay kasi you want to establish your own government. So ano yung purpose ng rebellion? Maraming purpose ng rebellion. Number one, removing allegiance to the government of the Republic of the Philippines kasi gusto kang magtayo ng sariling gobyerno. Mm-hmm. Yun yan. Number two, removing allegiance to the laws, territory of the Philippine government. Ibig sabihin, gumagawa ka ng sariling batas, gumagawa ka ng sariling territory. And of course, allegiance to the Navy and Armed Forces. Ibig sabihin, gumagawa ka din ng sariling Armed Forces of the Philippines. May sarili kang Armed Forces. Or you want to deprive the Chief Executive of the Philippines, meaning the President or the Legislator, of its power and prerogative. So, may sarili kang presidente, may sarili kang legislator, may sarili kang government. You want to overthrow the government of the Republic of the Philippines. Yun ang ibig sabihin ng rebellion. Sounds familiar, of course. Ang pinag-uusapan natin dito, batas about rebellion. About politics, about red tagging, politics about rebellion, yung mga NPA, CCNPA, CPP, NPA, pag-usapan sa ibang program yan. But here, pag-usapan natin, what is the legal aspect of rebellion in relation to coup d'etat, in relation to subversion, in relation to sedition? Meron tayong tinatawag doon kay Mark na anti-subversion law, di ba? Yes. Actually, yung anti-subversion law was already decriminalized panahon ni President Ramos. That's why, dati, i-compare na, before President Ramos, may tinatawag tayong anti-subversion law. So, iba yung rebellion sa subversion. Mm. Ang subversion kasi, ang rebellion kasi, raising publicly or taking arm against the government of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, may ginagamit mo yung dahas or arm para at least you want to establish your own government. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang subversion, mere membership. Magipag-member ka lang sa isang organization or affiliation of a subversive organization, that is already a crime. Before yan, but this is already decriminalized. That was 1957, the Anti-Subversion Act. Passed by then President Carlos P. Garcia. Yes, but it was already repealed panahon ni President Ramos. Kasi may maraming nanganawagan din kay Mark na yung batas na yan ibalik. Pwede ibalik yan. Para depende na yan sa ating mga congressman. Depende na nila yan. Basta sa atin, ang pagkakaiba ng rebellion sa subversion, ang subversion, mere membership or affiliation of a subversive organization is already a crime. So, hindi kailangan na may force, may violence, hindi kailangan. Mm-mm. Membership lang ng isang subversive organization is already a crime. That was before. But now, wala nang batas na yan, decriminalized na yan. Ang batas natin ngayon, yung tinatawag na rebellion in relation sa revised penal code. Kuya Mark, is sympathy tantamount to membership? Sympathy. Nag-simpatya ka lang. Don't forget, iba yung rebellion, iba yung inciting to rebellion. Ang inciting to rebellion, sul-sul.
pasok ka dito, nag-incite ka na dito tayo magrebelde tayo. Yun ang inciting to rebellion. Kinukumbinse. Nagkukumbinse ka ng tao na magrebelde ka. Yun, under the law, pag ikaw isang sulsulero, nagsulsul ka na pumasok ka sa pagiging rebelde, is already a crime. Hindi ka rebelde ha? Nagsulsul ka lang na magrebelde. Nag-recruit ka lang. Nag-recruit ka lang, nagsulsul ka lang, or in law, ang tawag doon, inciting to rebellion. Sulsulero ko. May ibang sulsulero sa mga ibang bagay. About crime of, pinaka-common sa mga Pilipino, crime of adultery concubinates. Dami nagsulsul dyan. Huwag yan, okay yan, pogi yan, dun ka. Mabait yan. Sulsul yan. Ba't hindi crime yan? Ang crime, pag pasok ka sa pagiging rebelde, okay dito, iba yung prinsipyo ng komunista. Yun ang inciting to rebellion. Ang inciting to rebellion is already a crime. Pag sulsul pa lang, hindi ka pa pumasok sa pagiging rebelde, pag sulsul pa lang, is already a crime. Yun ang ibig sabihin ng inciting to rebellion. Pwede naman po ba ang isang akusado ay madimanda ng murder of illegal possession of firearm or hiwalay na kaso yan ng rebellion? Depende. Di ba pag rebelde ka, normally, may papatayin kang tao. May ganun. Normally, magdala ka ng baril na walang lisensya. Yun ang pagiging rebelde. So, ang pagiging rebelde, depende. Pwede ang murder or ang illegal possession of firearm or ang pagiging rebelde, independent. But, pag yung murder or yung illegal possession of firearm, ginagawa mo yan, in furtherance or in connection of rebellion, absorb yung murder, absorb yung illegal possession of firearm. Pag ibig sabihin ng absorb, isang kaso na lang yan, rebellion. Basta yung murder or illegal possession is in connection or in furtherance of rebellion, yan, isang kaso ang hindi na, wala ng murder, wala ng illegal possession. Absorb yung murder, absorb yung illegal possession of firearm. Kumbaga, Kuya Mark, complex crimes with rebellion. Yes, parang ganun. So, isang kaso na lang, rebellion na lang kaso. Right. Now, speaking of rebellion naman po, Kuya Mark, kasi syempre, kasama din yan ang iba't ibang uri ng pagre-rebelde, tulad ng kudeta. Iba yun. Yan, kudeta, nangyari yon sa panahon ng... Dami panahon sa history. Yes, history natin. Hindi lang panahon ng mga Aquino, panahon ni President Cory Aquino. Even before Cory Aquino, may rebellion. Yes. O may kudeta. Pag-aaklas. Ano yung pagkakaiba ng kudeta? By the way, ano yung tinatawag na kudeta? Ano ba ang kudeta? Crime of kudeta? Yes. Or coup d'etat or kudeta? Ano ba yung tinatawag na kudeta? Tsaka yung French meaning niya. Yes, ano yun? French. French is the most romantic language in the world. Tapos, kudeta, parang may violence. Di ba? It's very ironic. So, ano yung tinatawag na kudeta? Sabi ng batasa, kudeta, swift attack, accompanied with violence, intimidation, threat, may tinatawag pa na strategy or stealth. It is committed against a duly constituted authority. Ibig sabihin, attack ito against the government, attack ito against the military camp, attack ito against communication network, yung mga antenna. Attack ito sa mga ganyan or public utilities like airport, like MRT. Attack ito. But ang gumagawa ng kudeta must be a member of the military force, member of a police force, or any other person holding public office or employment with or without civilian support. Ang purpose ng kudeta is to destabilize the government. Panggulo ng gobyerno. Iba ang rebellion. Ang rebellion, to overthrow the government kasi kailangan nilang gumawa ng bagong gobyerno. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang kudeta, hindi gagawa ng bagong gobyerno. Kung hindi, i-destabilize ang existing government, guluhin ang existing government, yun ang tinatawag na kudeta. Yun yung panahon ni the latest, di ba? Yung kay Trillanes? Yes, yan. I don't know ano mang kaso niya, rebellion ba yun or kudeta. I cannot remember anong kaso niya. Basta sabi ko lang, ang rebellion iba sa kudeta. Kasi ang rebellion, ang purpose niya is overthrow the government kasi gusto nilang gumawa ng sariling gobyerno. Rebellion. Ang kudeta, hindi ito overthrow. Guluhin lang ang gobyerno. Yun ang pagkakaiba ng kudeta
sa rebellion. And in rebellion, there must be force, there must be violence. In kudita, hindi kailangan ng force or violence. Kahit threat lang, okay lang yan. Kahit intimidation lang, okay lang yan. Basta ang gumagawa, member of the military force, member of the police force, or any government of officials or employees with or without civilian support. Kung taga-gobyernong gumawa ng kudita, kung taga-gobyernong gumawa, hindi yun kudita. Rebellion. Hindi. Ang rebellion, mandatory. Sino ba ang maging principal offender ng rebellion? Ang principal offender ng rebellion, it may or may not be. Pwede o pwede hindi military or civilian. Police. Pwede civilian ang rebellion. But in kudita, kailangan member ng military force, member ng police force, or any government agency officials or employees. Kailangan nasa gobyerno ka, nang gulo ka sa existing government while you are still in the government. Yun ang ibig sabihin ng kudita. Ano naman po yung ibig yung pagkakaiba ng rebellion sa sedition? Ang rebellion and sedition. Ang rebellion, raising publicly and taking arm against the government. So gumagawa ka ng violence against your existing government. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang sedition, mere membership or affiliation of a subversive organization. Pagiging member mo lang, krimen na yan. Under the subversion law. But under the existing law, yung subversion is already decriminalized. But of course, may mga movement ngayon na ibalik yung pagiging krimen ng subversion. But ngayon, under present circumstances, yung subversion is already decriminalized. Ibig sabihin, mere membership of a subversive organization, hindi na krimen yan. Maging krimen lang yan if you're taking arm against the government. Don't forget, iba ang murder, iba ang rebellion. Bakit? In rebellion, it is a continuing crime. Alam mo yung continuing crime? Ibig sabihin, kahit nag-toothbrush ka lang, rebelde ka, you're brushing your teeth, pwede kang hulihin ng Armed Forces of the Philippines. Why? Because rebellion is a continuing crime. When you say continuing crime, kahit wala kang ginagawa, as long as nagre-rebelde ka, you are part of the rebellious organization, you are already committing a crime. Lalo na pag you're taking arm against the government. Kahit natulog ka dyan, pwede kang hulihin kahit walang warrant of arrest. Kasi, continuing crime, it means kahit wala kang ginagawa, natulog ka lang, kumakain ka lang, as long as you are part of the taking arm against the government, you are still committing a crime. Because rebellion is a continuing crime. But murder, hindi. Kailangan caught in the act, is about to commit a crime, has just committed a crime bago arestuhin, except pag may warrant of arrest. Eh for example po Kuya Mark, may kaguluhan sa isang political rally. Matatawag ba yan na crime of sedition? Iba yun na ang sedition. Ang sedition kasi, iba yun sa rebellion because rebellion is a political act. The purpose of rebellion is political. The purpose is to overthrow the government. Ang sedition, pwede siyang political, pwede rin siyang social. Mm-hmm. Ang purpose is to carry out a protest that is outside the bounds of the law. Or to parang disobedience of the government action. Ibig sabihin, not because may rally, may konting kaguluhan, sedisyon na. Hindi ganun. Kasi, as we are in a Republican and a Democratic country, if we are a Republican and Democratic country, may freedom of press tayo. May freedom of expression tayo against grievances of the government. Yes. So pwede tayong magsalita kahit anong sabihin natin. Except na hindi yan libelous. Except na hindi yan pasok sa Article 201 of the Revised Penal Code, yung mga pambabastos ng mga show. Except ganun, may tinatawag tayong freedom of press, freedom of expression. Part yan ng freedom of press, freedom of expression, yung pagpoprotesta sa ating gobyerno. As long as it must be within the bounds of the law. Ibig sabihin, hindi pwede magprotesta dyan, tapos yung mga sasakyan nakapark sa daan, gigibain ninyo. Batuhin niyo yung mga sasakyan, sirain niyo yung mga sasakyan. Iba yun. Iba yung magprotest ka lang dyan, walang problema. Yes. As long as hindi ka naman manggugulo, kasi pag manggugulo ka, pwede matatawag yan na sedition. Ano ba ang, Kuya Mark, ano bang penalty pag ikaw ay nahatulan ng lumubag
at nagkaroon ng crimes against rebellion? Ang rebellion, depende kung anong participation mo. Mm. If you are the leader or you are the head of the rebellious organization, reclusion perpetua. Ibig sabihin, lifetime imprisonment. But if you are just a sumunod ka lang sa utos ng mga nakakataas sa'yo, rebellion ka pa rin, but ang penalty is only reclusion temporal, up to 20 years imprisonment. So, pag mga nahatulan ng rebellion, ang tawag sa kanila, rebelde. Rebelde. Rebelde, but of course, as one of our constitutional rights, may kahit na may dinimanda ka ng rebelde, rebelde ka or dinimanda ka ng rebellion, hindi ibig sabihin criminal ka na. Because you are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So, ang nag-file ng kaso sa'yo, kung sino man nag-file ng kaso sa'yo, sila ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na rebelde ka. Kung hindi nila mapapatunayan yan, of course, madismiss ang kaso. Pero pwede po bang makomit ang direct assault kung may rebellion or sedition? Iba yung direct assault. Ang direct assault is an opposite of rebellion. Bakit iba yung direct assault, iba yung tinatawag na rebellion? In rebellion and direct assault, same ang purpose, but iba ang method. Bakit in rebellion, there must be raising publicly and taking arm against the government. Ibig sabihin, may violence, may intimidation, raising arm against the government. So ibig sabihin, may violence. Yes. Yun ang rebellion. Ang direct assault, one of the element of direct assault is walang raising publicly or taking arm against the government. Walang ganun. But same purpose ng rebellion. Ibig sabihin, same purpose, removing allegiance to the government of the Republic of the Philippines. Its laws, its territory, navy or the armed forces, or you want to deprive the president of the Republic of the Philippines or the mga congressman or senador of its power and prerogative. Yun ang tinatawag na direct assault. As long as walang taking arm against the government, yes, yes. walang violence, direct assault yan. Pag may violence yan, then same purpose with direct assault, ang tawag doon, rebellion. Pero ano po ba yung pagkakaiba ng sedition sa tumultuous to direct assault? Iba yun. Iba yung tumultuous. Ang tumultuous, you're creating public disturbance. Nanggugulo ka. Nanggugulo ka. For example, may rally. Tapos nanggugulo ka. May iba kang ginagawang violente. Nanggugulo ka. Tumultuous ang tawag doon. Mm. Ang tinatawag na sedition, iba naman yon, kasi you are carrying out a protest but outside the bounds of the law. Or yung tinatawag na disobedience to the government action. Yun ang tinatawag na sedition. Ang penalty ng sedition kasi, up to 12 years imprisonment. Ang tumultuous is only 6 months imprisonment. Ang direct assault naman, 6 years imprisonment. Ang ibig sabihin ng direct assault, walang violence, walang threat, walang force, walang violence, but same purpose with rebellion. Kuya Mark, halimbawa ang AFP Chief of Staff ay nag-kudita laban sa Presidente ng Pilipinas at napatunayan niya na guilty siya. Ano bang parusa? Lifetime imprisonment. Reclusion perpetua. By the way, ang hindi lang Chief of Staff ang pwedeng mag-kudita. Not necessarily kasi normally sa history natin, ang mga leader ng mga kudita, kung hindi Defense Secretary, Chief of Staff of the Armed Forces. Yun ang based on our history. But under the law, not necessarily Defense Secretary or the Chief of Staff of the Armed Forces ang maging leader ng kudita or maging guilty ng kudita. Pwede maging guilty ng kudita any public officers or employees. Ibig sabihin, kahit na staff ka lang ng gobyerno, taga-type ka lang ng sulat ni mayor, taga-type ka lang ng sulat ni director, as long as you want to destabilize the government, you are guilty of kudita. So, hindi kailangan na... But of course, mas normally, ang pinaka-common, ang maging offender ng kudita, mga police, mga military, but still, pwede din ang mga any government agency staff or officials. May nabasa akong ano kay Mark, word na kudita. Meron din ako nabasang coup de grace. Ano ba yun?
Code Grace. Eh, hindi ko alam yung Code Grace. basta ang code ita, alam ko, it's a French word. French word, but ang pagkakaiba lang ng code ita and rebellion, actually, they're almost the same. Code ita and rebellion, they're almost the same. Ang pagkakaiba lang, ang rebellion, gusto kang gumagawa ng sarili mong gobyerno. Mm-hmm. Na independent of the existing duly constituted authorities under the 1987 Constitution. Ibig sabihin, may mga gobyerno ka, di ba yung mga NPA, may sarili siyang government. Yes. Mm. In fact, sa NPA, may kasal-kasal din sila. Alam mo ba? May kasal-kasal din. May ganun. May leader-leader din sila. Ganun. So, may parang mayor din sa isang probinsya, isang region. May ganun. So, yun ang tinatawag na rebellion. Kasi may sarili silang gobyerno. Ang kudeta, hindi sila gagawa ng sariling gobyerno. Ang gusto lang nila, i-destabilize or i-disturb nila ang existing government. Yun ang purpose ng kudeta. I-disturb nila ang existing government. Minsan, kasi ayaw nila yung gobyerno na yan. So, pwedeng may violence. Pwedeng walang violence. Pupunta lang sila sa isang airport para ma-destabilize ang gobyerno. Punta sila sa isang airport, naka-arm. Dami sila lahat. Dami mga military doon. Para at least ma-destabilize ang government. Parang pwedeng kudeta yan. Kasi wala namang violence. Nakaupo ulo sila doon. But of course, ang purpose is to attack the public utilities like the airport. Ayon sa ating mga producer, Kuya Mark, na sina Ina, Terry, and Net, internet. Yeah, yeah, yeah. Ang meaning daw ng kudeta is blow of state or stroke of state. That is the meaning of kudeta under the French word or the Merriam's dictionary. Mm. I'm explaining kudeta based on the definition of kudeta under the revised penal code. Iba kasi yung explanation ng kudeta in general concept, yun yan ang general concept under the Merriam's dictionary or the yung ibang mga pangalan ng dictionary na yan. Mm. Yun yan. Or under internet, Google mo lang yan, yun yan. Mm-hmm. But ang explanation natin sa kudeta is based on the definition of kudeta under the revised penal code. Si Michelle Cruz, Kuya Mark, may tanong, may tuturing po ba na isang sedition ang pakikipag-connive o pakikipag-sabuatan sa mga leftist group, sa mga rebelde? Ang tinatawag na sabuatan, that's a very, very broad. Broad yung, malawak. Ano ba ibig sabihin ng sabuatan? Gaano? Paano siya nakipag-sabuatan? Nagsulso lang ba siya? Hindi siya kasama sa rebellion, but ang ginagawa niya, taga-sulsul siya sa ibang tao na pumasok sa pagiging rebelde? Sabuatan din yan eh. Pwede rin na sabuatan na hindi siya gumagawa ng action, hindi siya kasama sa armed group, but rebelde din siya, but nakapasok siya sa gobyerno ng Pilipinas. May mga empleyado sa gobyerno, member pala ng rebelde. Ganon. So, kailangan natin alamin kung anong klaseng sabuatan yung ibig niya sabihin. Kasi pag sinasabi natin sedition, iba yun sa rebellion. Ang rebellion kasi, overthrow the government, i-overthrow. Kailangan magbago ka ng gobyerno. Ang sedition, hindi kailangan magbago ng gobyerno. Ang gusto lang nila is hindi nila susundin ang government action, government law, or government order. Gagawa, magprotesta sila sa gobyerno, but outside the bounds of the law in the way of protesting. Alright, bago tayo mag-break, may text pa si Christian, may tanong, attorney, ang NPA ba saan daw nabilong? NPA, what is NPA? New People's Army. New People's Army, so of course, rebellion sila. Rebellion. So ibig sabihin, rebellion. Rebellion ang kaso nila. So, pag NPA, don't forget, pag rebelde ang pinag-usapan, it is a continuing crime. We say continuing crime, kahit walang warrant of arrest, pwedeng hulihin sila on the ground na gumagawa sila ng rebellion. Caught in the act. Kahit wala silang ginagawa, natulog sila, nagtutbra sila, kumakain sila sa restaurant, as long as they are part of the armed group, that taking arm against the government to overthrow the government, pwede silang hulihin kahit walang warrant of arrest. All right.